talagang sakit sa akin. Ay, nakaranas po ako talaga na matinding, alam niyo naman yung kalagayan ko mga kapatid. Ito yung siguro, tinig ko ito eh. Sa sarili ko, kaila na ako ay mag-search sa Panginoon. Dahil nung time na yun, May 13, 2 days or 3 days before, talagang namumutla na ako sa akin ng hirap na kalagayan ko. Praise God. Nag-usap kami ni Brother Padon, aking misis ko before si Brother Padon, sabi ko parang hindi ko nakatutuloy ng doon. Kasi parang hindi ko kaya, hanggang hindi naalis ko, parang sabi ko, hindi na ako, hindi ko kakayanin. Kasi, sinabi ko nga kay Brother Padon, nandun kami sa airport, nasa taxi pa lang kami, alam niya kung ano sitwasyon ko, namumukla na ako, tapos talagang parang, ano sa ginang ako makakusap. Pero sa isip ko, positive, sabi ko, may gagawin ng Diyos dito. Kaya sabi ko sa isip, nilalabanan ko sa isip ko na mayroong gagawin ng Diyos. Dahil hindi ko inisip na makarating doon, hindi namin inisip yung brother pa doon, hindi namin pinilano na makarating doon. Pero ang Diyos ko may plano. May purpose ang Diyos. Kaya, ibig sabihin, nung makasakay na kami ng mayroong plano, doon sa airplane, nag-pray po ako, tapos sabi ko sa Panginoon, Lord, tanggalin niyo po itong nararamdaman ko sa akin. Sabi ko kasi kay brother pa doon kung nandun ako sa Purol, at tatayo ako na bigla sasakit ng siya ko, nakakahiya. Isa kang lingkod ng Panginoon, isa kang ministers in the Word of God, tapos nakitin ka. Di ba parang nakakahiya? Hindi talaga nakakahiya talaga. Pero mga kapatid, purihin ng Diyos, hallelujah. Hindi na naigang awan. Nasunod pa rin ko ano yung gusto ng Diyos sa purpose na kami makarating ni Balik pa doon. Hallelujah sa buhol. At siyempre mga kapatid, hindi kami makakarating doon kung hindi dahil po sa inyo. Amen. Sa provision na tulong financial mga kapatid. Hallelujah, na kayo ay nagamit ng Diyos mga kapatid. Yung papunta namin doon, talagang malaking halaga po ang aming ginugol. At wala sa akin, wala naman ako ganun kalaking halaga. Kami ni Brother Padon, pero nagtulong-tulong po ang mga elders. Palakpakan natin ang Panginoon, hallelujah, sa buhay ng mga elders. Praise the Lord. Na sila po ang bumalikap ng gastusin at iba pang mga kapatiran. Hallelujah. Hindi ko i-mention yung mga pangalan kasi Panginoon ang bahala sa iyo. Amen. Mga kapatiran na ginamit sa amin para magkaroon kami ng bangon, allowance, pagkabon. Hallelujah. At pinasasalamatan namin ng Diyos sa provision niya. Dahil kung hindi po sa inyo, sa tulong ng Panginoon, hindi po kami makatapak ng bol. And this is first time na kami ay mag-mission doon. At dalhin po natin ang mensahe natin. At alam niyo mga kapatid, siguro yung pinaka-climax nito, yung nandun na kami sa Bohol, hindi na lang yung nasa aeroplano lang ako. Nasa aeroplano kami mga kapatid. First time ko rin nakasakay ng aeroplano. First time ko na habang lumilipad yung aeroplano, ganun ito pala ang pakiramdam. Huwag naman sana Lord. Nakita ko, ang liit na ng mga bahay. Tapos umakit kami ng pataas ng 22,000 feet ang taas. Halos wala na akong makita doon sa baba, Lord. Paabutin mo naman ang Panginoon. Ganun ba ang pakiramdam nung first time? Hallelujah. Well, nung dumating kami sa Bohol, sinundo agad kami ni Pastor Nanding. Tapos saan siya po yung nag-invite sa amin? Doon po sa Bohol. Pastor Nanding po. Nakarating na po siya dito. Kung kilala niyo, nakakanda niyo si Pastor Nanding at yung kanyang asawa, sila po yung nag-invite sa amin. I-invite po kami doon sapagkat meron po silang itinakdang gawain na fellowship. Na itong fellowship na ito, mga kapatid, ay 11 churches po ito. 11 churches sa lugar po ng isla ng Bohol. At yun po, mga kapatid, sinundo kami ng isang sasakyan, talagang it service pa kami. Praise the Lord, naka-aircon pa kami. At alam niyo mga kapatid, nakakatuwa ang mga kapatiran doon. Nakaka-bless po sila. Nagamat katos ang kanilang mensahe. Ngayon sa ikapos mga kapatid, hindi pa sila umabot doon sa praise God na katulad ng hinabot natin. Pero makikita mo yung kanilang sincerity. Yung open nila. Yung bukas na puso nila na tanggapin kami roon. At nangyari, nung nandun na kami unang araw pa lang, sabak na agad kami sa Bible study. Hallelujah!
Pagdating namin ng unang araw, acquaintance kami, acquaintance, tapos, at pagkatapos, Bible study na tayo, ano? Bible study na kami kagad ng tanghali, sharing na kagad. At hanggang gabi, sharing. Alam niyo, natatapos kami sa gabi, 10 to 12. Could you imagine, 10 to 12? Eh, 2 weeks yun. Ngayon, ang devotion namin doon, gigising kami ng alas 3 ng madaling araw. Hallelujah! Para kami ay mag-devotion. Kasama noon, kasi doon kami nag-stay sa bahay ni Pastor ng Ligi. At nandun din yung mga anak at workers niya nandun. So 3 o'clock in the morning, nag-devotion na kami. Pagkatapos ng devotion, sharing. At sinishare natin yung mensahe ng kapanahunan at yung perfect message, hallelujah, yung mensahe natin, hallelujah, ng mensahe ng hukom. Alam nyo, sa unang gabi, unang araw, at unang early in the morning ng devotion, tuwan-tuwa sila. Hallelujah. Kasi yung nasaksihan nila na nandito sila sa Maynila, nasaksihan, kaya hindi mahirap i-share sa kanila yun. Kaya, 3 o'clock, nag-devotion, prayer muna, and then pagkatapos ng prayer, devotional kami. At ang ginamit namin, yung dinala namin yung mga tracks. Could you imagine sa pamamagitan ng devotion namin, tracks? Meron silang kasama doon, pamangkinata ni Pastor ng Dingyon. At yung share yung anak ni Wael na nag-devotion kami ng tracks, at tumama na ang inireport ng anak ni Pastor ng Ding, baptism. Habang nagre-report siya ng baptism, tumayo pa siya, nagre-report siya ng baptism, na kumbiktahan yung kanyang pinsan. At yung pinsan, nakasama nilang matagal na panahon, narinig niya yung message, na kumbiktahan siya, na siya'y tumanggap sa Panginoon. Hallelujah. At alam niyo kung sino nag-bautis mo? Ako ang nag-bautis mo. Doon pa kami sa dagat. Hallelujah. Amen. At yun po, isin ko lang po yung aking masarap kasi detalye yun para sa inyo eh. Kaya lang may, opo, okay lang. Mensahe pa tayo. Okay lang kung, okay lang? Na, okay lang kung yan ang mensahe. Amen. So, unang araw, pangalawang araw, ganun ang yan nangyari po sa amin. Ang Bible study natin sa isang araw, mga kapatid, halos minsan 3 hanggang 4, walang tigil kami. Si Pastor, Pastor Padon. Si Pastor na rin yan. Pastor Padon. Pastor naman talaga yan eh. Pastor Ting. Tawag sa kanya doon, Pastor Ting. Hallelujah. Halos wala nang boses yan. Kaming dalawa. Dahil Bible study namin ang Bible study noon. Hallelujah. Pagod pala tayo ng Bible study. Hallelujah. Yung aming laman, bumibigay. Kasi early in the morning, gising ka ng 3 o'clock. Walang malikan yun sa ginaan. Yung katawan to gusto lang. Kami rin gano'n gano'n yung mga tanawin. Hallelujah. Pero sabi, Brad, may Bible study tayo doon. Lalakad kami ng mga 1 kilometro ba yun? Dalawa? 1 kilometro, no? Grabe, 4 kilometro. Anauna ng tanghaling tirik na tirik ang araw. Kaya kita mo, Raul, namuti kami yung dalawa. Lakad kami, kasama namin yung mga si Pastor, yung ibang kapatiran. Hallelujah, Bible study. At siguro yung isang napuntahan namin ng Bible study, mga kapatid. Kasi 11 churches yan, pero ang na-penetrate namin, 3 church. O 4 ba yun? 4. 3 church. Pag yung church ni Pastor 2 yun, hallelujah, na-penetrate na natin ang mensahe ng hukom. Ngayon, meron na sila doon self-grouping after ng service. Amen! At bawat gabi, meron silang devotional time. Day by day. At para sa gabi, bago sila matulog. At madaling araw, alas 3, nag-devotion sila. Kanina, tinext ako, matinext. Nagre-report sila sa amin. Anong oras? Madaling araw. Nagre-report sila ng kanilang devotional time. Kay Pastor Teng, sa akin, nagre-report sila. Galing sa booklet sa tracks. Galing sa booklet. Tracks. Sa tracks kasi booklet, di ba? Nandito muna namin dinala sa kanila. Imagine yung mga kapatid.
yung kaligayahan nila ngayon na sila ay masayang revive sila sa na-impart nating mensahe sa kanila. Tuwang-tuwa sila mga kapatid. Kung makita nyo lang kaligayahan nila, hallelujah. Praise God. Tuloy ko po mga kapatid, mayroong isang church kami pinuntahan. Ng church na ito ang nagpapastor, babae ito, pastora ko, madaling salita. Hallelujah. At itong pastora ito, mga kapatid, tinamaan ito ng sakit na stroke. Kalahating katawan niya patay. To make the story long short, hallelujah. Nang mamit namin siya, nagkandang-agad kami ng Bible study, kasama nung kanyang asawa, anak at ayo. Nag-share si Pastor Teng, kami, gano'n kami, dalawa kami, palitan kami, hindi siya, ako siya, o kaya, sabay kami. Ay, nauna siya, tapos ako sunod. Ngayon, yung mensahe natin, kasi neutral, anggap nila, at kitang-kita nila yung pagkukulang nila, kahit siya'y pastoran. Napakasipag ng pastoran yun. Pero dahil sa pamamaraan na kanyang gawain sa church, mga kapatid, na medyo kulang sa mensahe. Hallelujah. Nang dumating ang pagsubok sa kanya, bungkag yung membro niya. At natirang lang ilang peraso. So nung na-share namin ito kay Pastora, yung Pastora yun, na-share namin sa kanya ito, umiyak siya mga kapatid. At alam niyo, sabi, Pastor Ting, pwedeng ikaw na ba mag-pastor dito? Sinabi ko sa kanya, Brad, isisir mo yan. Amen! Binibigay na yung gawain sa amin. Pero alam naman natin, hindi naman tayo mag-aagaw ng gawain dahil nagpunta kami doon para lang tumulong sa kanila. Sa bagay na mensaheng ibinigay ng Diyos, in-impart natin sa kanila. Well, pastora, mali yun. Amen. Amen. Ayan, walang business yung sa aming dalawa kung sino may iiwag ko. Pero yung alok ng pastora, si pastor pa doon talaga kasi siya yung marunong mag-sibuhano o buhulano. Amen. Kaya, mga kapatid, pagtry nyo lang. Ngitawag sa kanya ang Panginoon sa lugar na yun. Hopefully. Amen. Kita ko yung pagkilos ng Diyos habang nag-mensahe siya. Kaya, tuloy kami na, mga kapatid. Ang sabi namin, kung maiikot natin, marami siyang, yung pastor na yun, maraming outreach yun. Sa Bulacan at sa Davao, sa Mindanao, ilan ang church na itinayo niya? Ang dami niyang church na itinayo. Mahipag yung pastor na yun. Nag-evangelize. At parang ang gift niya ay church planting. Madali siya makaipon, makagather. At siya ang gumagastos kasi may anak siyang nasa abroad. Talagang may financial talaga. Kaya, yung alok niya sa amin na either si Pastor Teng o ako magpaiwan doon. Pwede, pipray mo na namin. Hallelujah. So, after noon, puro Bible studies na kami. Hanggang nakarating pa kami kay nanay, kay Sister Raquel. Dahil si Sister Raquel po, nandun din to sa Bohol noong time na yun. Actually, nanggaling na siya, umuwi na siya ng Maynila, pero bumalik siya dahil lumatay po yung kanyang father. So, dahil nandun din po kami, pinuntahan po namin talaga si Sister Raquel. At nanghingi po sana kami na Bible studies. Pero sabi niya, medyo kahirapan tayo dahil, ayun, sabi niya. So kami, ang pinta namin doon, alok sa kanya para kung sakali mag Bible study kami doon sa family nila, eh maganda kung makapag Bible study. So hindi nangyari, hindi rin kami nagtagal nung nag-beat kami ni Sister Raquel. Kasi yung lugar na yung stationary lugar namin sa Bohol, medyo barrio mo rin, ano? Napakahirap po ng signal doon. At yung signal doon sa isang location lang, sa isang lugar, na ang pwesto mo, pag ginaganyan mo, pag naganyan ka na, Lord! Kamabot na lang ang isang! Nakagano ka! At hindi ka na pwede gumalaw! Pag gumalaw ka, wala na, patol na. Kinabuhasan mo na ulit, matatanggap yung signal mo. So, yun po mga kapatid, kaya hirap na kami kumontak talaga sa inyo. Ay, kayo pumunta kayo, hindi nyo rin kami makukontak. Hallelujah. Pero tuloy nga po, Bible studies, and then, gabi-gabi po yun, every night, yun dun sa bahay nila, Pastor Tulio, nagkakaroon kami ng sharing. At yun po mga mensahe natin, hindi naman natin mabigla sila,
ay unti-unti natin ini-impart sa kanila at sila ay unti-unti rin nabubuksan. Saan ngayon tanggap nila yung mensahe natin ng hukom? Sa church ni Pastor Landing, mga kapatid, pag may service, parang alam mo nasa Manaliti ka na rin. Yung mga magulang at tabi na yung mga anak. Hallelujah. May mga notebook na sila at nagtitake notes na. Na dating hindi nila ginagawa. Praise God. And hopefully, sabi namin sa kanila, huwag niyong itigil yan, tuloy-tuloy niyo lang yan. Hanggang sa kami ay muling makabalik. Praise God. So, yun po yung aming marami pong most of the time na ginagawa po talaga namin doon, na exert ng effort namin talaga tutukan Bible studies. Hallelujah. Bible studies. So, doon sa Mabini na kung saan bagyo na stationary kami doon, pagdating po ng next Sunday, ako po ay inimbitahan ng isang pastor kami, Pastor Peng, inimbitahan kami doon sa Tagbilaran, mismong bayan po yun ng Bohol. At meron po doon isang church, na malaking church, talagang doble ang laki ng church, haba nito. Marami rin silang membro. Nung nandun na kami, in-invite kami, nakapag-share kami ni Pastor Peng, nakapag-testimony ka, no? Tapos ako nakapag-share, ako ang pinatayo mag-share doon. Hallelujah. Pero before na tumayo kami, nag-iisip na kami dalawa, kung paano kaya natin, paano kaya tayo makasingit dito. Tama-tama, tumabi sa amin yung pastora din kasi yun eh. Tumabi yung pastora sa tabi namin. Aming dalawa ni Brother Padong, hindi lang natitinginan na kami ganyan. Ano to, Brother Lito? Tingnan natin na niya. Maya-maya, na-share ni Brother Padong. Doon sa pastora, na magkaroon kami ng cell group after ng preaching. At alam niyo mga kapatid, pumayag yung pastora. At nasa cellphone ko yun, nilalagay namin sa YouTube. YouTube. Praise God. Pagkatapos ng service, pagkatapos ng preaching, yung sabihin, pagkatapos ng preaching ko, nagkaroon kami ng self-grouping. Talaga makita niyo. Hallelujah. Na hindi mahirap para sa kanila tanggapin ang mensahe nito. Kasi nakita nila talagang kailangan. Kasi kahit mismo yung pastora na yon at mag-asawa ng pastora at si Pastor Francio at Pastora Celilia, na ito gifted ito sa healing. Nakita rin nila yung malaking kakulangan nila sa pamilya nila at sa iglesia nila. Amen. At hindi lang doon sa kanilang church, maging sa ibang church. Amen. Na ang problema ng mga pastor, yung kanilang mga anak, nandun yung anak na ni Pastor Francio, ilang beses na yun talagang dinideliver na yun. Pero bumabalik pa. At isinare namin sa kanya kung bakit. Kasi kulang kayo sa word. Kahit milagroso ang ministry nyo, pag kulang kayo sa word, baksak pa rin ang ministry. Yung demonyo, papalayasin, maya-maya, babalik. Dahil walang word, i-review, ayos na naman. Maya-maya, balik na naman kasi wala yung word. Hallelujah. So, yun po ang nangyari sa amin at nakapunta kami. So, tatlong church po yung aming napuntahan at nai-share po nga namin itong mensahe natin at tanggap po nila. Praise God. Pero, hindi pa namin lahat napunta kasi 11 churches po yan. Pero dahil maisi ang aming panahon, dahil dalawang linggo lang kami at Sunday lang at yung last na joint fellowship, mga kapatid, na inabot po namin, schedule po nila ng May 25 and 26 ang inabot lang namin ay isang araw. Wala kami magawa dahil kailangan namin humabol po sa Quezon nung time na yan. So, 25 po mga kapatid, ito kagandahan. 11 churches po yun. Nabigyan kami ng pagkakataon ni Brother Pado na umaga kami ang preach. Dapat nga, kung nandun pa kami pala, sa amin lahat, dalawang araw. At itong 11 churches na ito, mix ito, iba-iba. May Baptist, iba-iba sila. Hallelujah. Nung nag-share si Brother Padon, ang isiner niya LCM, tuwang-tuwa yung pastor at saka yung mga young people. And then ako rin, nag-share din ako sa kanila. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, nung nalaman nila, 2 o'clock, aalis na kami, pabalik na Maynila, ng Macalon. Pabalik na kami ng Maynila. Na-surprise sila. Sabi, bakit naman ganun kaisi kayo? Parang bitin naman.
Ibig sabihin, nagustuhan nila yung mensahe natin. Hallelujah. Nagsabi niya, ganun na kami nakakarinig ng ganyang mensahe dito. Hindi namin ito naririnig sa iba. Pwede bang makiusap kami sa inyo na hanggang bungas maaari, tapusin ninyo. Kaya lang hindi talaga pwede. Ang sabi nung gumasto sa amin doon sa nagtagtag sa pamasahe namin, mga kapatid, ng ticket, i-cancel na lang natin. Sabi, kahit i-cancel pa yun kasi may hinahabol din kami sa Quezon. Kung hindi lang talaga sa Quezon, cancel talaga yun. Mag-stay talaga kami ron. Praise the Lord. So, mga kapatid, 11 checks ngayon. So, sa dalawang linggo na ito, mga kapatid, hallelujah, Bible studies at saka sa mga churches na napunta namin para impart natin ang message na ito. At nakita ko, mga kapatid, pag walang bulong, madali ang mensahe. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Grabe. Takot-takot tayo mag-share. Pag sinerbo mo na ito, mga kapatid, hindi mahirap para tanggapin nila. Kasi ito talaga ang pangangailangan. Kahit pastor na sila, kahit manggagawa, ebanghelista. Ang problema nila, anak nila eh. Ang pastor, problema, kongregasyon. Iba ang daming pamilya niyan. Pati panambahan nila, medyo, mga kapatid, sabihin natin, ang panambahan nila, malaki talaga ang kakulangan. Meron sa kanila, nagsisimula ng mag-preach yung pastor, lumalabas na yung mga anak, saan saan nagpupunta, pupunta sa tindahan, babalik, may dalang pagkain, at doon sa preaching mismo, doon kumakain. Malaki talaga nila yan. Hindi ko na lang sinabi, minsan ganyan din kami. Kailan masisira tayo. Pero ngayon, hindi dati yun. Ngayon, wala na, amen? Wala na yung ganyan dito. Dahil ayos ng Diyos ang ating panambahan. Kaya, mga kapatid, maraming nangyari doon. Bible studies, hindi na lang yung matitalye. Hallelujah. Nang gusto. Praise God. At ang mahalaga, mga kapatid, nakapenetrate ang mensahe natin sa tatlong simbahan ito. Na, oh, hanggang ngayon, hallelujah, alam ko kay Pastor Tuyor, Pastor Nanding. Si Pastor Nanding ay malaking influence sa mga ibang pastor. Pero dahil siya yung nauna, mga kapatid, hallelujah, and we believe na magkakaroon ulit tayo ng pagkakataon makabalik muli ng buhay. Hallelujah. If God's will. Hallelujah. Pero nag-usap na kami, mga kapatid, praise God, ni Pastor Teng, na kung sakali makabalik kami doon, hindi na ganun kahaba. At ang target namin talaga, mga pastor na. Seminars na po. Na I believe, pag nagbigay ng budget doon na seminars, mga pastor na po, na 3 days to 4 days, babalikati na natin to. Maaaring makakasama namin 3 hanggang 4 papunta ng Bohol. Amen. Kasi yung isa may iiwan doon. Iiwan na natin. Hallelujah. Kasama si Brother Francis. Praise God. Amen. Amen. So nakikita natin ang pagputok doon sa mensahe. Hallelujah sa Bohol. Mga kapatid, virgin sa mensahe ito, ang Bohol. May mga end time doon. Si Pastor Jeffrey napuntahan namin. Pastor Jeffrey ay kasama. Siguro kilala ni Brother Tommy K. Si Pastor Jeff niya. Chatay. Si Brother Jake na lang siguro. Nakakabot sa kanya. Pinuntahan po namin si Pastor Jeffrey Chatay sa Bohol. Sa lugar po siya ng Dawis. Hinanap talaga namin yun. Dahil sabi ng bilhin na ni Brother Francis yun, huwag kayong bawalik hanggat hindi nyo siya makikita. Buti na lang, may service kami. Talagang hirap naman talagang hanapin saan gubat kayo. At nakita namin siya, nagkakamustahan kami. Nung makita kami, mga kapatid, hallelujah, hindi siya makapaniwala dahil tinatapik-tapik pa niya yung mukha niya. Ano, naginip ba ako? Glorified body ba ako? Si Brother Lito pa ba? At may kasama kami, mga kapatid. Hallelujah. At nagkakamustahan kami, mga kapatid, ibinalita rin namin sa kanya, si Brother Francis. Sino? Si Pastor Jet ang nagbautismo kay Brother Francis. Ano ba yun? Siya ang nagbautismo kay Brother Francis. Kasi sinasabihan mentor natin yan. So, nung pinakabot namin sa kanya, totoo si Pastor Jeff. Nang sabihin namin, pinapunta kami dito, Brad, para kamustahin ka ni Brother Francis. At alamin kung anong kalagayan mo sa gawain ito. Maluha-luha siya, mga kapatid. Dahil ang ministry niya,
hindi natin sabihin na failure, no? Kasi Diyos kaawa yun eh. Medyo struggle. Hallelujah, ang ministry mo. At yung battle report, nang maabutan namin siya, na meron siyang anak, hallelujah, namatay dahil pinatay. So talagang matindi ang pagsurong ni Pastor Jeffrey Chachin. Hallelujah. In-encourage namin siya, praise God, at Lord willing siguro, makasama natin siya dito one time sa Maynila. So, ganun po ang marami pong nangyari sa amin doon. Hindi namin matitalya sa inyo lahat. Praise God. Pero, nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil una, sa tulong ninyo financial. Praise God. Kung hindi dahil po sa inyo, sa mga elders, sa bawat isa sa inyo, nanalangin din sa amin, praise God, na ang aming pagpunta ron ay maging matagumpay. Hallelujah. Bahala na lang po ang Panginoon Diyos sa inyo. Ito ay ministry. Hindi po ito gawain ng tao. Ito po ay gawain ng Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kapatid. Pagpapakan ng Diyos. At ang bawat isa ay nagsasakripisyo, even Pastor Teng. Hindi na siya nakabiyahe. Inuna niya ang gawain sa Panginoon. Habang nakikita ko yun, nabibless ako sa ating kapatid. Hindi ko niya sinasabi sa kanya. Hallelujah. It is a challenge. Merong sinasakripisyo. Hallelujah. Ano man ang naging hirap natin doon, ano man ang naging hirap namin, hirap ninyo. Amen. Ang pinakamahalaga, mga kapatid, meron ng isang naniwala sa mensahe natin. Praise God! Hallelujah. Hindi matutumbasan ng anumang halaga. Glory! Hindi namin tagumpay lang yon, tagumpay natin lahat. Amen! Hallelujah! Tagumpay natin lahat. At saan man dalhin tayo ng this is first time na kami dalawa ni Brother Padon ay magdala ng mensahe ng hukom. Wala pang mensahe ng hukom doon. Tayo pa lang. Sabi nilang mga churches na ito, wala kaming ibang narinig na ganyan message sa inyo lang. Totoo naman talaga yan. Kahit dito nga sa Maynila, wala pang ganitong mensahe. Isama ko na rin sa testimony. Hallelujah. Nung Friday night, balik naman tayo from Bohol to Manila. Nung Friday night, mga kapatid, hallelujah, nagpunta kami sa Marikina, kung saan kasama namin dati si Pastor Nestor and Fredo. Siya po ay elders ng church, pero pastor na po siya, at siya'y nagpapastor sa Marikina. It so happened na magkita sila ni Brother Jay, saan lugar yun, Choking? Sa Cubao. At nagkaroon sila ng meeting. Usap sila. Alam niyo, mga kapatid, naniwala ko na yun ay hindi insidente. Kalooban ng Diyos na sila'y magkita. Hindi alam ni Pastor Nestor na si Brother Jake ay nasa Pilipinas. Alam niya, nasa abroad. Kaya sabi niya, imposible ito. So yun nga, nung nagkausap sila at nagkaroon sila ng sharing, nagtanong si Brother Nestor sa kanya sa mga doktrina. At isa yung napag-usapan nila, sins. Seven sins? Hallelujah. Alam niyo, mga kapatid, si Pastor Nestor ngayon ay nagkaroon ng interest about the seven sins. Kasi sa kanila, anim na selyo lang ang bukas, sarado pa ang ito. Pero ngayon, unti-unti na siyang nagbubukas. At nung kami ng Friday, sama-sama kami ni Brother Jake, ng pati na namin, pamilya niya, ay nag-set up po kami doon ng Friday. Kaya wala po kami dito ng Friday. Hallelujah. At nung gabing tumating kami doon, nang magkita kami ni Pastor Nestor, tinawag niya ako at pinala niya ako doon sa kwarto. At ito nga po yung pinag-uusapan namin about 17. Ngamaya dumating si Brother Jake at dumating yung asawa ni Pastor Nestor at ang pinag-uusapan namin about 17. Hallelujah. Amen. At sila ay patuloy ng pinubuksan ng Panginoong Diyos. Hallelujah. At ito yung mga dati namin kasamahan na magiging kasamahan na rin natin. Amen. Hallelujah. Sa mensaheng ito. Hallelujah. At nung gabi, after ng service, ako nabigyan ng pagkakataon na mag-exhort sa kanila ng gabi ngayon. Hallelujah. And then, mga kapatid, nung gabi yun, pagkatapos ng service namin at sa about 10 o'clock, biglang nagkaroon kami ng sharing at nag-share namin ng hukom. Hallelujah. Yung pamangkin niya na Sister Arlene, teacher yun ng elementary,
Hallelujah. Nung isinay namin ang hukaw kung paano yung training na ginagawa natin sa mga anak natin. Ah, ganyan pala, may ganyan pala. Praise God. Na-share namin yung training sa bata. Amen. At na-share namin ng unti-unti. Hallelujah. Ang mensahe ng hukaw kung anong ginagawa natin sa ating mga anak dito sa loob ng church at pagdating natin sa bahay, yung training na ginagawa natin at nabuksan siya mga kapatid. Could you imagine teacher siya? At sabi, meron ako mga na-release na, na word sa kanya. Sabi niya, brata lang tayo sinasabi mo ah. Hallelujah. Alam niyo kung ano oras kami natapos? Mag-aalas dos na tayo ng madaling araw. Nakauwi kami sa bahay almost 2 o'clock. Mag-3 na siguro. At ang sabi nila mga kapatid, balik kayo ng Ingro ng Hatuloy. Kaya pumunta kami doon ang afternoon kasama si Barry Francis. Mabuti pang Diyos? Hallelujah! Amen! Hallelujah! Walang pakilasan ng Lord! Purihin natin ang Diyos, mga kapatid! Hallelujah! Hindi tayo stagnant sa gawain ito. Kumikilos ang kamay ng Diyos! At gumagamit siya ng mga instrumento upang sa kanan ng mensahe ito ay makarating para sa kanila. At hindi lang tayo mag-enjoy. Hallelujah. Nag-enjoy ba kayo sa mensahe? Nag-enjoy ba tayo lahat? Kalugihan natin yan pag hindi tayo nag-enjoy sa mensahe. Dahil yung mga kapatid natin na ngayon pa lang, itong sinasabi namin sa inyo na mga church, no? Mga ascetic to! Alam niyo, ibig sabihin ng ascetic? Meron silang holiness! May holiness sila! Iwas sila sa gawain ng sanlibutan! Pero kamusta yung mensahe nila? Pero may mga churches mataas sa end time, mataas ang mensahe. Pero pagdating sa pamumuhay, baksan. Pero kung ang mensahe natin, ng mensahe nito, hallelujah, ay napunta sa mga ascetic, gaano katindihan? Kapiyan. Alam ko sa atin dito, hindi ba tayo maabot doon sa ascetic? Kasi karamihan dito, ang background is Roman Catholic Church. Napunta ng direkta ng mensahe nito. Hindi nyo nadaanan yung katulad na nadaanan ng iba nating mga kapatid dito ang galing ng Pentecostal. Nasanay talaga sa pag-abot sa presensya ng Panginoon. Outward appearance. Yan din yung dapat nating habulin. Kung meron kang mensahe ng hukom, kailangan kunin nyo rin yung mensahe wala sa atin. At ito'y pagsama-samahin natin. At sa ganun mga kapatid, gagamitin tayo ng Diyos. Hallelujah! In a mighty way. In the scriptures. Hallelujah. Praise God. Kaya mga kapatid, huwag tayo malungkot. Alam ko, wala naman nalulungkot dito. Na parang tayo-tayo na lang, no? Isang araw, mga kapatid, if God's will, bibigyan tayo ng isang lugar ng mas higit dito. Amen. Hindi mawawala itong lugar na ito, mga kapatid. Hallelujah. Bibigyan tayo ng Diyos ng isang lugar na para sa atin. If God's will. Makakasama natin ang ating mga kapatiran, hindi lang tayo. Hindi lang yung mukha natin ang palaging mukha natin. Meron din iba. Dahil marami ang tinawag ng Diyos ng mga anak niya. So say amen? Amen! So palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Lahat ng kapatagusay namin sa Bohol ay hindi lang amin, nating lahat. Lahat tayo ay may corporate, kahit wala kang naibigay na financial, pero ikaw ay nanalangin sa Panginoon. Sinabi namin, ipag-pray nyo kami ng umaga, tanghali at gabi habang kami naroon. At tagumpay po ang gawain ng Diyos. Alam nyo mga kapatid, nung inihatid na kanila kami, hindi sila nagpakita sa amin. Gusto nila, umiyak pala sila nung sila'y nandun na. Sipin nyo, ganun-ganun katindi yung pagmamahal nila sa amin. Hindi lang yun, pinanagaan pa nila kami doon. Talagang wala kaming mga, ang sarap, gusto ko nga inggitin kayo eh, mga sariwang ganyan, kalalaking isda. Dahil tabi ng dagat yung Bohol yun. Ang Bohol ay kilala sa beach resort. Mayaman ang Bohol. Amen. Kasi hindi naman kami nagpunta ron para for pleasure, kaya hindi yan ang sinishare namin sa inyo. Kaya nga, pinasentinol kami doon eh. Ang makinong gastos. Alam mo, meron doon, katulad din ang ating kapatid, Sister Russell, yun ang nag-tour sa amin. Siya ang gumastos, siya ang sumagot ng aming pangailangan. Pati ticket namin yung kulang, siya ang nagpuno. Hallelujah. Kaya, kusotin, meron ka ng pasintan. Hallelujah. Meron ka ng katulad, Sister Russell. Hindi si Sister Mela, katulad ni si Sister Rafael, yung giver,
ang dapat tumulong sa gawa ng Panginoon. Amen. Kaya, purihin ang Diyos, mga kapatid. At pray natin kasi sinabi nila, by January, babalikin nila kami doon. Pero pagbalik namin doon, nag-usap kami ni Pastor Peng, at si Pastor Nandeng, kakausapin namin, hallelujah, na kapag bumalik kami doon, pastor to pastor na lang kasi hindi na namin kaya ng Bible studies araw-araw. Yun na lang po mga pastor na mga churches, mga humahawak talaga ng gawain para ma-impart natin ang mas madali sa amin. So pag-pray natin yan sa Panginoon, by January, sinabi nila, pamabalikin kami ron. Hallelujah. Praise God. So palakpak natin ang Diyos. Salamat po sa hallelujah. Na ang mensahe ay natin sa tayo pong lahat ay tumayo. Meron pa tayo konting titira. If you have your Bible, let's open into the book of Galatians, chapter 5. Share Bible. Hindi po pwedeng wala po ang mensahe ng Panginoon. Importante po ito sapagkat ito po ang ating pagkain. Hallelujah. Hallelujah. Galatians chapter 5 verse 1. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo sa Galatians 5:1. Sabi po niya sa verse 1, "Stand fast, therefore, in liberty, wherewith Christ has made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage." Pakilang Diyos, anong banal ni Panginoon? Sa oras ni Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa report, sa mga bagay na ginawa niyo sa amin, Panginoon, while kami ay nandun sa Bohol, Panginoon. Hallelujah, ito po ay nai-report namin sa aming mga kapatid sa iglesia nito, Lord. Na upang ipakita hindi ang aming nagawa, kundi ang iyong nagawa. Sapagkat ikaw po ang gumawa nito, Lord. Kami ay tinawag mo lang, Panginoon, upang kami ay maging kalapit sa paggawa ng mabuti. Lord, sa mga oras na ito, Lord, amin pong kaunting maaari na mapag-uusapan, Lord, kung meron pang panahon, Lord. Buksan niyo sa amin ang talatang ito, Lord. At naway maging mensahe, Panginoon, sa puso namin, Lord, kung ano man ang nais mo pong ibigay sa amin. Bless your word, O God. Hallelujah. Anoint your servant, O God. Yes. Anoint of gladness, O God. Hallelujah. In Jesus Christ's mighty name, we pray, Lord. Amen. Awak na tayo, mga kapatid. Hallelujah. Ito pong Galatians chapter 5, may binanggit po si Apostol Pablo, hallelujah, na sabi niya, "Stand fast, therefore, stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ." Sa Tagalog, kung hindi ako nagkamali, hallelujah, na ang kalayaan ay ipinagkaloob po sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pwede po ba ninyong pakibasa sa Tagalog? Galatians 5 verse 1. 5:1. Galatians, pakibilis lang po sa Tagalog. Sinabi po ng Biblia, ang kalayaan po ay na kay Kristo. Bakit kailangan po ang kalayaan? Sapagkat buhat ng panahon na nilalang ng Diyos ang tao at ang tao ito na nilalang ng Diyos kasi Adam. First Adam and Eve, nang sila po ay magkasala, mga kapatid, ng pagsuway sa kautosan ng Diyos. Ang tao, mula sa panahon ni Adam,
Hallelujah! At bago dumating ang Panginoon sa Kristo, ay nabound sa kasalanan. Nabihag, naging captive, naging alipin ng kasalanan. At hindi siya magkaroon ng kalayaan. That's why, wala pong makapunta direkta sa presensya at paraiso ng Diyos hanggang hindi dumarating ang pangakong bihin. Hallelujah! Which is Jesus Christ. May binabakit po dyan, mga kapatid, liberty. Liberty. Mahalaga po yan, sabi. Na ang kalayaan yan ay nasa ating Panginoong Yesu Kristo. Kagaya po ng sabi ko kanina, Hallelujah, after the fall of men, ang tao ay bound. Hallelujah, nasa kasalanan, the sin is imputed because of the transgression of the law. At ang naging kondisyon ng tao, mga kapatid, Hallelujah, ang tao po ay bondage ng kasalanan. Hallelujah! That's why in Genesis chapter 3, verse 22, ang sabi ng Panginoong Diyos, ang tao ay naging katulad natin. Nang sabi na ang Diyos, at sino kayo natin kasama ng Diyos, ang mga angel, na ano? Nakakaalam na ng mabuti at masama. Hallelujah! Sabi ng Diyos yan, mga kapatid. So, ang taong under the fall, Hallelujah, ay captive or bounded, mga kapatid, sa kasalanan ng kautusan. Praise God. At ang condition ito, sabi ko kanina, they were bounded, Hallelujah. Amen. Patuloy ang tao noon sa alipin o pagkabulag sa kasalanan. That's why in Romans 5, verses 14, sinabi ng Biblia, dahil sa isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan. Amen? Si Adam yun. Sa pamamagitan ni Adam, ang kasalanan ay na ipasok sa tao. Hallelujah! Eh si Adam lang yung nagkasala, bakit tayo naihatid ito sa sanglibutan? Sapagkat ang kasalanan ay inherited, namamana, na ipapasok sa tubo ng tao. Hallelujah! Ang tao bago mabuo, Hallelujah, ay binubuo sa pamamagitan ng dugo by sexual na pupunos po ang tao. Amen. Kaya ang sabi, sa Romans 5:12-14, ang kasalanan ay minamana ng tao. Hallelujah. At sabi sa Romans chapter 3, verse 23, For all have sinned and come short of the glory of God. Amen? Hallelujah! Lahat ng tao, Hallelujah, sabi ng Biblia, ay walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil siya'y bound at captive ng kasalanan. Now, in Romans 6:23, yung sabi niya, For the wages of sin is ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Alam niyo ba sa amin ng Bible? 1 John chapter 3, verse 8. Ano ang sabi ni John? Pakibasa ninyo. Kapag ang tao ay paulit-ulit sa kasalanan, Hallelujah! Di ko niya magsasabi kung sino tayo. Alamin natin. Hallelujah! 1 John chapter 3, verse 8. Sino na nakita? Pakibasa lang po. Amen! Sabi po ng Biblia, He that committed sin is of the devil. Ang sino man daw po ang gumagawa ng kasalanan, Hallelujah! Sabi nga nun, ay sa diablo. Biblia po may sabi na. Hallelujah! So, pag ang tao hindi nakarating kay Kristo, patuloy siya
sa paggawa na at ang sabi ng Biblia, hallelujah, for all have sinned and come short of the glory, and Romans 6:23, for the wages of sin is death. Hallelujah. So, may mabuting balita sa 1 John chapter 3 verse 8. Ano ba ang sabi sa karugtong ng verse? For this purpose, that the Son of God was manifest, that He might, ano, destroy the works of the devil. Hindi ka nagtutol yun. Kundi, sinabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, na naparito ang anak ng tao para wasakin ang alin, ang gawa ng Diablo. Pero ang tao ng Biblia, Galatians 5:1, hallelujah, first, kailangan matanggap natin ang kalayaan. At ang kalayaan ito, mga kapatid, ay naroon sa ating Panginoon Jesucristo. Amen! That's why Paul said in 2 Corinthians chapter 5, verse 17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Take a look at the verse. If any man be in Christ, he is a new creature. Bago na siyang minalang. Bakit bago na siyang minalang kung siya'y nakay Kristo? Kapagkat siya ay pinalaya sa kasalanan. Amen. Sino pinalaya dito ni Kristo sa kasalanan? Asa naman? Kunti na? Ngayon, challenge mga kapatid. Check natin ang sarili natin. Kung gumagawa pa tayo ng sinasadyang kasalanan. Magkaiba po yung gumagawa ka ng kasalanan na sinasadya at nakakagawa ka ng kasalanan hindi mo sinasadya. Pag sinadya mo kasi plano yun eh. At meron tayong accountability yun. Pero kung nagkasala ka without knowing, hindi mo yan masyadong kabigatan sa Diyos. Pero kapag kasalanan pinagplanuhan natin, na gawin yung bagay na mali sa harap ng Diyos at mauwi sa pagkakasala. At palagi natin ginagawa yung mga kapatid, kailangan suriin natin ang sarili natin whether you are in the Lord and you're receiving the Spirit of Liberty. Kasi ang tunay na ganap na malaya, mga kapatid, back to Galatians chapter 5. Ang sabi ni Pablo, stand fast. Therefore, sabi ni Pablo, stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ. Ano ba ibig sabihin ng kalayaan dyan? Na nga kay Kristo, yan po ay mensahe ng kaharian ng langit. Agree kayo? Yes. That is the gospel of the kingdom of God. Walang ibang pagmumula ng kalayaan natin maliban, mga kapatid, sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Pag natanggap mo ang ebanghelyo ng Panginoon, kapag nakarating ito sa inyo, at narinig ninyo, at sinampalatayanan ninyo. When you say sinampalatayanan ninyo, narinig ninyo, pinaniwalaan ninyo, at kayo'y lumakas sa mensahe ito. Yan ang belief. Ang belief ay hindi lang sa pakikinig, tatagos ito sa paggawa. Then, you are free from the bondage of sin. You are free, we are free from the works of the devil. Sinira na ni Kristo yun eh. Kaya nga sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Hallelujah. Tayo'y mapapalaya. Amen? Yung steadfast chapter, hallelujah! Ang kalayaan ito na ibinibigay sa ating mga kapatid, that is the Spirit of God. And this Spirit of God is inside the message of the hour. Ito ay mensahe, hindi lang basta mensahe mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos nandoon sa mensahe. Hallelujah! Amen! Agree ka po na ang Espiritu ng Diyos nando sa mensahe? Amen! Amen! May kapangyarihang senyuhan ka nito. At kapag nasenyuhan ka, you are free from the works of the devil. You are not bound by the works of the devil. Kaya nga ang tao may kangka pag wala siya kay Kristo.
kasalanan ng Kristo. Pag wala ang presensya ng Diyos sa kanya, ang tao yan ay may karga. You know, the word entry point? Yung entry points, mga kapatid, ito ang doorway ng Diablo. You are now in Jesus Christ. You receive the spirit of liberty. Pero dahil nasa katawan tayo, and this body, may maraming members, amen? The members, the law of sin, may kasalanan sa mata, amen? May kasalanan sa kamay, may kasalanan sa bulong na kauhan natin. That's why the Bible says in Ephesians chapter 6, put on the whole armor of God. Every point. Ano ibig sabihin yan? Ito ang pinagdadaanan ng Diablo. Ito ang doorway of sin. Entry point is doorway. Doorway of sin. Mabato na pintuan, mga kapatid, ng Diablo. If you are Christian, if we are Christian, and then you go to church and don't preach Bible, hallelujah, you have already received the entry point. Kristiyano tayo, mga kapatid, kinakailangan ko magdala ng Biblia. Hallelujah! Yung ibang Kristiyano, pinapakita pa yan. O Biblia. I'm not a child from the gospel of our Lord Jesus Christ. Because it is our salvation. Kaya may Kristiyano, pinagmamalaki talaga nilang Biblia. Hindi nila nilalagyan ng cover. Hindi nila pinatakpan. Ayan ay dala nila Bible. Amen? Pero may mga Christian, paano wala dito? Hallelujah! We're speaking about every point, a doorway of faith. Pag hindi natin dala ang Biblia natin, mga kapatid, may entry points ka na. Ibig sabihin, pwede ka nang pasukin ang kaaway sa ibang aspeto ng buhay mo sa iyong pagkatao. Hallelujah! Amen! Jose, amen! Amen! Tanaw! Tanaw sa kamay, may Biblia! Praise God. Sabi ng Bible, you are more than a conqueror. Praise God! We are more than a conqueror. If you bring your Bible, you are not ashamed from the gospel to preach the gospel. Amen. So, sabi ko halina, mga kapatid, stand fast therefore in the liberty which was in Christ. Sabi ko sa kanyang sa inyo, na yun ay ebanghelyo ng Panginoon. That is the gospel of the kingdom of God. Bakit gospel of the kingdom? Ito'y ebanghelyo ng pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Hallelujah! Kung ang demonyo nagtatayo ng kaharian niya eh, ang Diyos lalo ng higit na nagtatayo ng kanyang kaharian. Hallelujah! At ang kaharian itinatayo ng Diyos by Jesus Christ, hallelujah, is the kingdom of righteousness. Hallelujah. Now, basa tayo mga kapatid. If you are in Christ, if we are in Christ, if we receive the spirit of liberty, hallelujah, you are free. We are free from the spirit of Nicolaitanism. Entry point, hallelujah, is Nicolaitan spirit. Entry point is lukewarm spirit. Yan ang mga doorway ng Jumbo. Let's tell the last. Nandun ako sa question, I preach. Sinabi ko, mga kapatid, 3 verses in the Bible. First, okay, John chapter 4 verse 7, natatandaan yun, and 2 Corinthians, yung sa John chapter 4 verse 7, resist the devil, and he will flee from you. You cannot resist the devil pag hindi ka na kay Kristo. At hindi mo alam yung gospel ni Kristo. Hallelujah! We still, nasa entry point, nasa doorway tayo. Kikita nyo ba dyan? Ano ang sabi sa Bible? Resist the devil and he will flee. Ang nakay Kristo lang ang pwedeng mag-resist sa devil. Ang Romans chapter ano yun? 2 Corinthians ba yan? 14. Ha? Sabi doon, we are more than conquerors. Sino nakatake no thank you? Ha? 2 Corinthians ano yun? We are more than conquerors. Huh?
Okay, basta nandun yung verse na yan. Hallelujah. Kapag na kay Kristo tayo, mga kapatid, we are more than conquerors. Ha? Romans 8:37, pakibasa. Lord Tony. Uy, bagay mong daan. Yan ang sabi ng Bible. Pangako ng Biblia, kapag tayo ay mga kay Kristo Jesus, tayo ay nasa Kanya. You have power to resist the devil. And according to the scriptures, according to Paul, that the believers in Christ are more than conquerors. Ano ba ibig sabihin niyan? Walang buwan ang demonyo sa inyo kapag ikaw ay nakatayo kay Kristo. Yes. Amen? Pero bakit may Christian na? Tinatalo pa siya ng kasalanan. Sapat ka, tinatrabaho ni Satanas ang isipan ng isang Kristiyano. Ang target ng kaaway, ang ating isipan. Hallelujah! Kapag ang isang tao pumasok sa kanyang entry points at naging pintuan ng diablo yan, kapag siya nakapasok sa inyo, mga kapatid, makakagawa ka ng kasalanan. At kapag nakagawa tayo ng kasalanan, start na ang unbelief. Kahit Kristiyano ka na eh. You are baptized with the Holy Ghost. We can speak in tongues, doing miracles. You have the revelation of God. And then you are committing sin. Anong magiging kaisipan niya? Anong kaya ako ng Panginoon? Anong bulong? Ligtas kaya ako? Hindi ba ganyan ang sumasakit sa isip? Tama ba hindi? Tama hindi? Pag nakakagawa tayo ng mali, mga kapatid, ang unang pumapasok sa isipan natin kapag may mali tayo nagawa sa Diyos at mabigyan na kasalanan, ang unang agad iisipin natin, am I the child of God? Am I the children of God? Ligtas kaya ako? Kung ligtas ako ba, kaya ganito? Hallelujah. Kasi, hindi natin nababantayan ang entry point. Open ang entry point. Sabi ko kanina, ano ba yung entry point? Doorway of sin. Look what? Look what? Nicolaita. Look what? Nicolaita. Yan po yun, mga kapatid. The entry points are totally of sin. If not other than lukewarm spirit and Nicolaitanism spirit. Yan po yung going. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, guarantee na sinabi ni Apostol Pablo sa Galatians 5 verse 1, stand fast! Hallelujah! Where we in Christ Jesus is stand fast therefore in the liberty. Liberty where we in Christ. Hallelujah! Kailangan pala natin laging sinusuri ang sarili natin mga kapatid. Check! Hallelujah! Nagkakaroon tayo ng pagsusuri o pag-check natin whether you are in the Lord or not. Kapag palagi natin in-exercise gawin sa sarili nating katawan, na abusuhin natin ang kasalanan. Hallelujah! Check yourself whether you are in the Lord or not. Kasi walang anak ng Diyos na nagpapatulong sa kasalanan. Amen? Yes. Sabi ng Biblia, yes. If you are in Christ Jesus, you are a new creature. Old things are passed away. Ano ba yung old things? Ito yung mga dating nature natin ng mga demonyo, ng mga gusto, ay mga bagay na karayon. Ano ba yung new? Yung new mga kapatid, ang hanap mo is God's righteousness, yung mga kabanalan, yung mga patungkol sa Diyos, yung mga pasyering, yung mga kalakasan, nakakapagpatibay. Amen. Yan ang God's righteousness. At ikaw ay nagagamit ng Diyos to share the good news of the kingdom of God. Amen.
Ayan, sabi ni Paul, stand fast, manatili. Ilang verses na lang po itong babasahin ko. Let's go to John chapter 8, verse 32. Ano ang sabi sa John chapter 8, verse 32? Please read John chapter 8, verse 32. Sabi sa Biblia, sa verse 32, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Ano ba yung truth? Ano yung katotohanan? Yung truth or katotohanan is the gospel of the kingdom. Amen? Patungkol sa aral, tungkol kay Kristo, aral sa tungkol sa Diyos. Yung mga bagay na kaalaman na sa Diyos at na kay Kristo, that is truth. Hallelujah. At ang sabi mga kapatid, amen, kapag natanggap daw po natin ito, na ipinangaral sa atin mga kapatid, at sinampalataya natin, ang sabi ng Bible, you shall be free. Free from what? Free from the works of the devil. We are free, hallelujah, for the bondage of sin. Amen. Another verse, John, Romans chapter 6, verse 18. Romans chapter 6, Romans chapter 6, verse 18. Nandiyan ba kayo pa Romans chapter 8, verse 16? Amen. Chapter 8, verse 16. Pakibasa. Amen. Amen. Ito sabi ng Bible, the Spirit buried in our spirit. Sabi nga nun, ang Espiritu ang nagpapatotoo sa atin. Sa ating Espiritu na tayo nga yung mga anak ng Diyos. Ano ba din? Hindi po ang magsasabi sa atin na ikaw ang anak ng believers na you are the child of God. Hindi rin ang pastor ang masasabi to confirm na you are a child of God. Or even the unbelievers, you are the child of God. No. According to the scriptures, brothers and sisters, hallelujah, may nagsasalita pala dun sa ating spirito. At ang nagsasalita dito sa nasa ating spirito, I am tinatawag the Spirit of God. The Holy Ghost. Ang Holy Ghost ang magsasabi sa'yo na you are the children of God. At paano natin malaman bilang isang Kristiyano sa ating Espiritu, ng Espiritu ng Diyos nagsasabi nito ang anak ng Diyos? Hallelujah! Ang sabi ng Biblia, if you receive the gospel of the kingdom of God, kapag ito'y nasa inyo, at ito'y inyong nilalakaran, ito'y ating ipinamumuhay, ang Espiritu ng Diyos ay nag-confirm that we are the children of God. Hallelujah! If we are doing righteousness, the Holy Spirit will say, you are the child of God. Continue, my children. Hallelujah. Continue, my children. Sabi ni Jesus Christ, pag tayo ay gumagawa sa katwiran ng Diyos, mga kapatid, kapag tayo ay gagawa at gaganap sa katwiran ng Diyos, every time, now and then, mga kapatid, the Holy Ghost will say, you are my child. You are my children. You are the children of light. Hallelujah. Amen. At kapag ginagawa po natin yan, we guarantee na tayo niya mga kapatid ay na kay Kristo because of the Spirit of Liberty na nasa atin ay gumagawa ito sa ating katawan. Another verse, brothers and sisters, Romans chapter 8, verse 2. Ang sabi nito, hallelujah, in Romans 8, verse 2. Praise God for the law of the Spirit of life. So meron parang law of spirit of life. Ano yung law of spirit of life? That is salvation. That is the Holy Ghost in the message, in the preaching of the gospel of the kingdom of God that in Christ Jesus has made me free. Hallelujah. From the law of sin and death. Kaya mahalaga matanggap natin ang spirit of liberty sapagkat palalayain ko ito sa kasalanan at kamatayan.
Amen. So, say amen? So, mahalaga pala mga kapatid, ang sabi ni Kristo at sabi ni Pablo, hallelujah, kailangan stand fast, therefore, in Christ, hallelujah, to receive the spirit of liberty. Hallelujah! Para tayo ipapalaya sa kasalanan. We are free from sin. We are free from death. Hallelujah! Another verse, 2 Corinthians 3:17. Isulat ko niya, mga kapatid. Hallelujah! 2 Corinthians chapter 3, verse 17. Amen. And according to Paul in 2 Corinthians, hallelujah, you know Corinthians? Corinthians are the priests. Hallelujah. Sila po ay bounded dati, mga kapatid, sa mga paliwanag, superstitional, mga superstitious beliefs sa pagkat sila'y pagano. At nung sila'y maging Christian, hallelujah, at tinuruan ni Pablo sa Ebanghelyo ng Diyos, now we are read in chapter 3, verse 2 Corinthians 3:17. Ang sabi niya, hallelujah, sabi nito ni Pablo, praise God, chapter 3, verse 17, now the Lord is that is spirit, and where the spirit of the Lord is, there is liberty. Amen. Now the Lord is the spirit. Ang sabi ng Bible, His spirit become united in our spirit to become one in spirit. Ang spirito ng Diyos at ang spirito ng tao ay magkakaisa. At kapag nangyari yan, hallelujah, you receive the spirit of liberty. You are free from sin. You are free from death. Brothers and sisters, hallelujah. Amen? Yes. Hallelujah. Now, another verse, chapter 4 of Galatians. Praise God. Chapter 4, verse 31. Sabi po ni Pablo, King James Version, Galatians 4, verse 31. So then, brethren, we are not children of the bondwoman, but of the free. Hallelujah. We are no more children, the children of Eve. Brothers and sisters, we are no more are the children of Eve. We are the children of, hallelujah, the promised seed, which is Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Si Kristo ay hindi na nga kong binhi sa isang babae nang sabi, maglilihi siya. Siya'y makalap na babae sapagkat dadalhin niya ang binhi nito at ang binhi nito ang makakalaya sa inyo sa lahat ng kasalanan at makakalaya sa inyo sa kamatayan. Hallelujah. So I told him in Galatians 4 verse 31, we are not the child of the bondwoman. Yung mga unbeliever na sa labas, sila po still the child of the bondwoman. And if you are children of God, hallelujah, and nandito ngayon, receiving Jesus Christ as your personal Savior, at namuhay ka sa mensahe nito mga kapatid, you are no longer the bondwoman. You are no longer a children of the bondwoman. Hallelujah. We are children of the free. Amen. Sa pamamagitan ni Jesus Christ. Hallelujah. Now, brothers and sisters, amen. Receiving the spirit of liberty. Sa panahon ngayon, lastly, sa panahon ngayon, hallelujah, paano natin may papakitang malayan? I challenge you, brothers and sisters, kung tayo po ngayon ay believers na nakaupo ngayon in every Sunday, in every fellowship, Sunday, Wednesday, Friday, back to Sunday, na tayo pumupunta ng church, umuupo para makinig ng mensahe ng Panginoon. Hallelujah! If you are good listeners to the Word of God and not doers of the law, we are not justified before God. Maganda yung maging magaling tayong makinig at digested natin ang mensahe ng Panginoon. Pero ang hinihingi ng Diyos sa atin, brothers and sisters, mag-move tayo sa mga napapakinggan natin. Amen? Hallelujah. Ilang verses na lang ang babasahin ko, mga kapatid. That the Bible teaches kung ano yung napakinggan natin, natutunan natin, nalaman natin. Praise God. We have the accountability to share and to teach this message.
Pag ang ginawa lang natin, pupunta tayo dito para makinig at mag-enjoy tayo ng lalim, babaw, ganda ng mensahe. Pag hindi natin ito i-share sa mga tao, mga kapatid, mawawalan ng kapuluhan sa sino man, hallelujah, na hindi mag-progress sa knowledge of God. And I tell you, brothers and sisters, nakalagay po yan. If you read in the message of Paul in 1 Timothy chapter 2. Hallelujah. Hila na lang po, mga kapatid. 1 Timothy chapter 2 verse 2. Or, no. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Sabi po ni Pablo rito, and the things that thou hast heard of me, si Pablo po yan, among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Ang purpose pala ng pag-upo natin dito, after we are evangelized, evangelized tayo, nadatnan tayo ng mensahe, at naging believers tayo, at naging kabahagi tayo ng iglesia na nakaupo, nakikinig ngayon. Hallelujah! Hallelujah, brothers and sisters. Ang sinasabi po ng Panginoon, kailangan po nating magpagamit sa kanyang salita. Amen. Kung gaano man ang inyong inabot na kaalaman at karunungan, na alam ninyong tama at kayo'y napalaya, and if you are in Jesus Christ, you receive the spirit of liberty. Hallelujah. At nagpapatuloy kayo sa nakaupo upang makinig at dumagdag ang karunungan, hallelujah, in a purpose to share with others. Hallelujah. Amen. Yan ang sabi ng Biblia. Praise God. Kapag nag-share ka ng Ebanghelyo, mga kapatid, ilalakip sa'yo ang tinatawag na justification by faith. Ibig sabihin ng justification, talagang totally you are a total deliverance. You are totally free from sin and bondage of death. Hallelujah! Kapag ikaw ay nag-share, gano'n man ang iyong tinanggap sa Panginoon, gano'n man kaliit pa yan, pero iyong sinishare, hallelujah! Kapag ikaw ay nag-share sa labas, kung hindi mo kaya mag-share sa labas, meron kang pamilya, yung pamilya mo, sharean mo ng mensahe, at sharean mo, turuan mo sila, hallelujah! And then you are justified before that. Sabi ng Bible, Romans chapter 2, verse 13, the hearers of the law are not just before God. Yun yung sinasabi natin ngayon. Hindi pa nakakarating yan kay Kristo, hindi pa nakakapalaya yan. Hallelujah. Kasi, yung hearers of the law is privileged. Mga kapatid, ang taong na, may bisita tayo, nakaupo ngayon dito sa atin, bisita natin yan. Hallelujah. Say, kung merong mabuting pakikinig, mabuti yun. Pero hindi pa siya nakakapasok, hindi pa siya nag-justify. Pero yung nakaupong bisita natin, kapag narinig niya, alam niya, ito'y tama, at tunay sa Diyos to, pag sinasalakayanan niya, mga kapatid, hallelujah! Maa-apply sa buhay niya ang justification. Why? Pag uwi niya sa bahay, magsishare siya doon sa mga kamag-anak niya. Yung mga kakilala niya, alam niyo, may napuntahan ako isang gawain, sinasabi pala ng Biblia na kailangan nating mapalaya sa kasalanan at tayo'y mapalaya sa kamatayan sa ganito pa ng paraan, etc., etc., etc. Kahit alam niya yung nakatalinig niya, pero sinem niya yun. Hallelujah! Amen! Yung taong bisitang yun, hallelujah, are not only the hearers, but doers of the Lord. Kahit gano'ng kalaki ang pag-intindi natin, pag-unawang, kahit gano'ng kausay ang pag-digest natin, pero hindi tayo nag-share sa labas. Hindi man lang natin isinare sa pamilya natin, mga kapatid. Sabi yan ng Bible. Hindi pa rin tayo napalaya. Ang pag-atin natin sa church, brothers and sisters, and I tell you, ang pag-atin natin ay privilege dito to be sa process na hallelujah, to be going to perfection. Magsisimula kang maligtas at pagkatapos ng kaligtasan mo, ipoprocess ka ng perfection, and then finally, ibibigay sa'yo pagkatapos ng process ng perfection ang glorification. Kaya lang, bago natin makantang ito, mga kapatid, itong tatlong bagay na ito, hallelujah. Kaya lang, sabi ng Bible, we receive
the spirit of liberty that was in Christ Jesus. Ano ba yung nakikristong yun? The spirit of God and the message of the gospel of the kingdom of God. Hallelujah. Marami pa ito mga kapatid, pero alam kong tayo po ay nasa oras. At mag-overtime na ako ng ilang minuto. Shall we say praise the Lord? Tayo ba ngayon ay napalaya na mga kapatid? Tinitingnan ba natin na we are in Christ? Amen! If we are in Christ, the spirit of liberty is in here. Amen. And then the works of the devil will be destroyed because the Bible says, 1 John 3:8, hallelujah, the Son of God came down from earth to destroy the works of the devil. Hallelujah. At kapag tayo anak ng Diyos, may power tayo mga kapatid to resist the devil. At sabi ng Bible, Romans 8, we are more than conquerors. Amen. Pwede pala natin silang tigilan at wala silang karapatan. Hallelujah. Na tayo'y kanilang gambalain. Hallelujah. And finally, mga kapatid, sa sinabi ko, hallelujah, na tayong mga anak ng Diyos, praise God, ay merong obligation, may accountability tayo na mag-share tayo sa labas. Amen. Amen. Ang bawat isa sa atin kailangan magamit na ng Diyos sa mga bagay na kung ano yung ibinigay ng Diyos sa inyong mensahe to preach the gospel. Maging kabahagi na kayo sa commission ng Panginoon. Mag-share na tayo sa labas. Hallelujah. Sino gusto rito mga kapatid na tayo ay dagdagan ng Panginoon ng mga kaluluwa? Amen. Nakasalanan po sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Ang bawat isa sa atin mga kapatid sa loob ng isang linggo na 7 days. Bawat isa sa atin, kailangan maghanap ka ng makakashare ang kunaan believer. Mas magandang unahin natin kamag-anak natin. Share ko tayo. Invite. Dali natin dito. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, You shall know them by their fruits. Hallelujah. Kung nakikita sa buhay natin na tayo'y nagpapagamit sa salita ng Panginoon. And last warning, sabi ng Panginoon. Nagbigay siya ng warning sa Matthew chapter 7. And this verse is verse 21 to 23. You know what Jesus Christ said? Sabi doon sa Matthew chapter 7, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon ang Panginoon. Diba? Sabi niya. Ibig sabihin, ang address ng pangingita ng Panginoon ay hindi sa unbelievers, kundi sa believers. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ang Panginoon ng Panginoon ay makakapasok sa akin ng kayaan. Kung hindi yun lamang, sabi, gumaganap ng kalooban ng aking Hallelujah! Ano ba yung kalooban ng ating Ama? Yes. Kalooban ng ating Ama na dalhin tayo bawat isa, turuan, at kapag tayo'y natuto, kailangan lumabas tayo at mag-share din tayo. That is the commission of our Lord Jesus Christ. Hallelujah! Yan po ang kalooban ng Ama. Pag ginamit lang natin ang salita ng Diyos sa buhay natin, naiintindihan natin, praise God, na-excite tayo, na-revive tayo, pero hanggang doon lang mga kapatid, hindi tayo umabot doon sa pinaka-perfect will of God. Ang perfect will of God, kung talagang tunay na napalaya tayo kay Kristo at tunay na kay Kristo tayo, lalabas tayo para mag-share. Amen. Na-imagine nyo kasi kung halimbawa every Sunday, every fellowship nandito tayo para hindi naman kayo lahat tumatayo para mag-share. Amen. Hindi kayo lahat nakakatayo sa pulpito para mag-share. Pero may pagkakataon kayong mag-share. Taan, sa labas. Pwede kayong magkaroon ng kongregasyon sa labas. Bible study sa labas. Hallelujah. Amen. Sino ba nais mapalaya ng Panginoon Diyos? Magamit para sa kanya. Hallelujah. Parang kung magnayata kayo. Hallelujah! Amen! Masaya ba kayo sa Panginoon? Masaya ba tayo? Giting nga tayo, masaya talaga? Amen. Oh, hallelujah. Praise God. Nalulungkot pa kayo dahil inuutosan kayo ng Panginoon. Hindi ni pwede dito, ha? Inuutosan kayo ng Panginoon na mag-share sa labas. Nalulungkot pa kayo? Kasi trabaho yan, eh. Trabaho natin sa Panginoon yan, ang works natin sa Panginoon. Pag nagpupunta tayo ng church, ito yung ating recharge. Paglabas natin, kailangan malakas na tayo para mag-share. Hallelujah! Amen. Glory. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah!
bow our head. Lagi ng Diyos, okay? Salamat po, Panginoon, sa umamin po. So, dapat muli po inilagtan sa akin, Panginoon. Katotohanan ng Diyos. Lord, magamang ito ay exhortation po nila. For encouragement sa bawat isa naman. Pinapakita nila ang Panginoon na meron kami, Panginoon, dampanin, Panginoon. Hallelujah. Bilang mga anak mo, Panginoon, na mga babae na lagi, Panginoon, na kami ay tinalamo sa aming Panginoon Kristo upang kami mapalaya sa lahat ng bangon. All things, Lord. Sinaliwa, Panginoon, sa iyong salita, Lord, stand us, therefore, wherewith in Christ. Na ang kalayaan ito ay nasa aming Panginoon Kristo, Lord. Kaya, Lord, dalangin namin, Lord, Diyos, na Panginoon, patuloy mo kami, Panginoon Diyos, sa kakalooban, kaalaman at karunungan, at bigyan mo kami ng mga pangitain, Panginoon. Because without vision, people perish. Panginoon, sa gawain ito, Lord God, hallelujah. Panginoon, na bigyan mo po kami, Panginoon, kalakasan, Panginoon, to share the goodness of salvation. Yung mga message na tinanggap po namin at natunan namin, Lord, bigyan mo kami ng lakas ng loob, kapangyarihan, Panginoon. Amen. Hallelujah. Na ibahagi ito sa iba. Kung saan man kami na, Lord, sa trabaho, sa mga lugar na kung saan nandroon kami, Panginoon, sa mga mag-anak namin sa labas, sa mga kaibigan, Panginoon. Yeah. Lord, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pagkakataon, Panginoon, na kami ay magalit po, Lord. Magkaroon kami ng karanasan sa isa-isa. Praise God. O kaya sa mga denomination, Panginoon, ng mga alam namin sila ay naroon, nakakulong sa denominasyon, sa mga aral, Panginoon, ng mga hapos ng mga katuluan, mga maling pagkilala sa iyo, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Panginoon Diyos. Hallelujah. Sa karulong. Hallelujah. Ito ang pagkakataon na masuri namin ang aming sarili kung kami nasa iyo. Ang tunay ng palawag. Kung sa mababaw na doktrina na hindi namin kaya mag-share, Panginoon, sa kanilang dapat. In spite of many years na, Panginoon, sa mga basic doctrine, Panginoon, ito na ang pagkakataon, Lord, na mapatunayan namin na kung ano na talaga aming tinanggap na aral, ay pagkakataon ito'y maibahagi namin sa iba. At na-check namin, Panginoon, kung ano yung mga kakulangan namin, Lord. Maka-encounter kami ng Trinitarian, Hallelujah. May kapatid namin ang iba't ibang denominations. Panginoon Diyos, ito po ang panahon ng pagtutulungan ng bawat isa. Ibigay niyo po sa amin. Hindi po ito panahon ng paghahatulan. Gawa, Panginoon, bawat isa po sa amin, Lord. Hallelujah. Ay magbalik at ang kami, Panginoon. Ang burden sa mga buhay. Glory. Sinabi mo, Panginoon, kung kami ay nagtutok mo ng hindihan, Panginoon, makakatiya kami na kami nga magagalit. At salamat sa umaga nito, Diyos. Patuloy niyo kami pagpalain, patuloy niyo pagpalain ang bawat isang ito, mga brothers, mga sisters, Panginoon, mga elders, elder women, elder men, lahat kami na rito maging mga bata, Panginoon. Patuloy niyo kami gamitin, Panginoon. Naway panatilihin niyo sa aming puso, Panginoon, ang dahilang pag-ibig mo, Panginoon. Hallelujah. Amen. Welcome sa kanang Lord, the sin will cover by your love. Patabunan, Panginoon, ang mga kamalian ay matatabunan, Panginoon, ang dahilang pag-ibig. Father, we thank you, Lord God, for this morning, Lord God. Salamat sa iyo, Panginoon, to remind us, Lord God, hallelujah, that we are receiving the spirit of liberty through Jesus Christ. Amen. Amen.